Konnichiwa, minasan. So we are now going to write Mamimu Memo. So okay, sulat na tayo. Let's begin. So first is ma. So how do we write ma? So three strokes po siya. So 1, 2, and then okay, that's it. That's ma. So again, 1, 2, 3. So, pwede ba magpantay or hindi pantay? So, actually, kahit hindi naman po siya masyado pantay, that's okay. Okay din naman kung pantay ng problema. Okay? So, ano yung malapit sa script ma? That's key. Yan. So, si key ang medyo malapit kay ma. So, ngayon, kasi, di ba, yung isa kasi may not, yung isa wala. So parang ano siya, no? Halos magkaitsura sila or magkalapit. So dahil dyan, tandaan natin si Maki para hindi tayo malito. Okay? So si Maki. So Maki is yung in order niya sa Tokyo Tokyo. Next. Me. How to write me? 3 strokes din siya. 1, 2, 3. Okay, paano sulat? 1, 2, 3. Okay, para siyang reseta. So, actually, may madali naman siya isulat, madali rin siya tandaan. Okay, so matter of memorization. Okay, next. Mu. So, mu, medyo isa siya sa mga favorite hiragana characters ko, no, or hiragana scripts ko. Kasi medyo may pagkakaligrapi talaga siya. So, 3 strokes. 1. Para may hook siya. And then, after the hook, then dash. Yan. Paano ulit? 1, dash. Okay. So, pwede rin natin siya i-combine yung hook sa dash. Para mas dramatic. So, these are mu. Okay, these are mu. Okay. Ano yung medyo katulad sa mu? That's su. Hindi ko alam, but pero marami nagkakamali ng mga sudyante sa mu at su. So, wag po tayo magkakamali dito sa dalawa, ha? So, malayo po yung itsura nila. So, pero marami pa rin nagkakamali. So, siguro matter of familiarity lang. Okay. Next is, okay, lipat natin. Sayang ang papel. Next is, me. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Familiar ba sa inyo, ame? Yeah, dapat familiar siya. Kasi ito, talagang kamukha niya na. Pinagkaiba lang, si May, wala siyang buntot. Ito, meron siyang buntot. Okay. Okay. Anong character niya, kung naalala nyo? Siya si Nu. So, tandaan. Menu. Menu. Ano menu? Si Me na walang buntot at si Nu na may buntot. Okay, menu. Okay, talaga magkamukha talaga sila halos. Okay? So, hindi ko kayo masisisi bakit magkakamali kayo dyan. Okay, next is si Mo. Mo. Character Mo. 1, 2. Okay, 3 strokes din po ito. Okay? So, pwedeng pantay, pwedeng hindi pantay. Bahala po kayo kung anong mas gusto nyo. Minsan nasulat pa nga na ibang tao dyan, parang instead na ganito lang, medyo ganyan, no? O, yan, parang medyo complicated. I-highlight ko dito, ha? Mo? Mo? Or mo? Yan. Mo pa rin yan. Now, ano ba ang medyo kawig kay Mo? Ang mga kawig niya is definitely si Ma. Ma? Mo? So, magkawig sila ng ma, no? So, medyo hindi ko nga kayo masisisi pag nagkamali kayo dyan. Kasi medyo magkawig talaga sila. Next. Next na kawig ni Mo is si Ki. Dahil, di ba, kawig din ni Ma si Ki. So, medyo hindi ka nga talaga, magkakamali ka rin talaga dyan. Mo Maki. Yan. Tandaan na lang si Mo Maki. Mo Maki. Ha? Okay, so that's it. So, yan yung magkakatulad at mga kadalasang character na kung saan magkakamali kayo or scripts, so maaari kayo magkamali or makonfuse.
So, yun lang. So, do your best. Keep writing, everyone. So, gambarimasu.